Tua bilang na tumakas at sumabit para sa truck ng basura ang Bilibid inmate na si Michael Cataroja. Matapos mawala noong isang buwan ay naaresto na sa Angono, Rizal. Inimbisigan niyan ngayon pati na kung may kasabot siya sa Bureau of Corrections. Saksi si John Consulta. Tabi, tabi. Ito ba si Michael Cataroja? Ikaw yung tumakas sa munti. Okay, basahan mo ng karapatan. Masaya ka na. Michael Cataroja, inaresto ka namin, ha? Buhay na buhay, naradakip si Michael Cataroja, ang inmate sa Bilibid na nawala noong July 15 at pinaghinalaan pang may-ari ng butong nakita sa septic tank pero sa manok lang pala. Dahil sa team sa pulisya, natuntun si Cataroja sa bahay ng kapatid niya sa Angono, Rizal. Naaktuhan namin siya sa bahay na kumakain. So, nung kumakain siya, hindi na siya nakapiglas dahil corner na corner na yung ating bahay niya. Sabi ng pulisya, kaswal lang daw ang pagtakas ni Cataroja. Nagkunwari raw siyang dalaw at para makasabay sa paglabas ng iba. Ginaya niya yung tatak nung, di ba, may gate pass doon na tinatatak. Ginaya niya lang yun ng ballpen niya. Pero nang i-inquest siya nitong umaga, may iba siyang kwento ng pagtakas. Ngayon, iba na naman ang kanyang senaryo na sumabit siya sa truck paglabas truck ng basura. Kayo daw, sir, ay nakatakas sa pagkapit sa ilalim ng truck. Totoo ba ito, sir? Opo. Meron ka bang kasama na nagturo nun? O ikaw lang nakaisip nun? Opo lang po. Nauna rin daw sinabi ni Cataroja na naglakad siya sa EDSA hanggang makarating sa Quinta, Rizal. Balik Bilibid na si Cataroja na sa maximum security compound nakakulong dahil sa paglabag sa anti-fencing law at nakabingbing kasong carnapping. Pero may hinaing daw kasi siya sa sentensyang ipinataw sa kanya at may kinatatakutan din daw siya kaya ayaw nang bumalik sa loob. Ayaw lang kung bumalik sa Bilibid kasi mamamakay ko nun eh. Bakit mo nasabing baka mamatay ka sa Bilibid? Ako. Baka galit sila yung mga tao doon? Opo. Galit? Opo. Dahil? Bumuna ng Board of Inquiry ang Bureau of Corrections para imbestigahan ang pagtakas. At kung matuklas ang may kasabwat siyang kawani ng Bucor, we will file cases against them of negligence of duty, which can be tantamount to their dismissal from the service. Madalas mang hantungan ng mga may sala sa batas, ang mga kulungan din ang lugar para ma-rehabilitate o magbagong buhay sila. Gaya ng ilang minimum inmates sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Nag-qualify sila sa work program bilang paghahanda para ma-reintegrate o makabalik sa lipunan. Mali yung kaisipan na once na nagkasala sila ay wala nang kakayanang magbago. Sa Iwahig, na nasa 28,000 hektaryang reservation na mabundok o magubat, walang rehas ang maraming pasilidad. Hindi nga ito security compound, kundi colony o kolonya. Aabot sa 3,000 ang inmates dito. Merong nakatutok sa pagsasaka, pagtatanim at pag-aalaga ng hayop, lalo't 500 hectares sa Iwahig ang ilalaan sa agriculture, livestock at aquaculture sa tulong ng Department of Agriculture at ilang private partners. Pwede rin silang matoka sa paglilinis o ma-assign sa opisina. Madalas walang bantay ang mga minimum inmate. Hindi naman nakakalabas sa mga kolonya ang mga medium at maximum security inmate pero malayong malayo sa siksikan sa Bilibid kung saan galing ang ibang inmate. 500 lahat ang galing sa Bilibid at sa Correctional Institution for Women at may 500 pang ililipat mula Bilibid. Kaya inihahandaan na ang isang bagong gusaling magiging pinakamodernong kulungan daw sa bansa. Napapalibutan ito ng malataas na bakod at razor wire na mayroon pang catwalk na daraanan ng mga corrections officer. Alinsunod daw ito sa United Nations standards na nagbibigay halaga sa kalagayan at dignidad ng mga inmate. May itatayo ring Barrio Libertad kung saan ililipat ang mga mabait at karapat dapat na inmate at papayagan silang makasama ang kanilang pamilya. May 20 natukoy na kandidato para rito. It will really be a game changer. It will be a model to the whole world na ganun pala sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.